Hello, hello guys! Welcome to Captain J Simulations, and hopefully you have already watched my interview with Captain JC Rage, an airline captain in the Philippines. Also, na-post ko na din yung interview ko with Sir Vince Villena of Cockpit Chatter. Nasa YouTube na siya. And for today, may guest tayo ngayon. Kung may Asian cutie tayo, may pilot cutie din tayo. So, welcome on board si Sir Alwin Escobar, also known as Papa P. Hello! So, hello, Papa P. Kamusta? Hello, Jay. Kamusta dyan? Kamusta naman. Kamusta? Parang ang lamig dyan, ha? Oo. Malamig ngayon? Oo. Napo. Kamusta naman, Papa P. Kamusta ang buhay dyan? Ito, mainit. Tuloy-tuloy pa rin ang pag-simulator natin. So, guys, sikat na sikat na to si Papa P. So, Papa P, bigyan mo naman kami ng background kung sino si Alwin Escobar. Ayan. Hello, everyone. I am Alwin Escobar. I am a former first officer of Cebu Pacific, A320 fleet. No? And, simpleng tao lang po ako. Ako po, ano ba? Ako ay 24 anyos at ang hilig ko talaga ay lumipad. Mag-flight sim, ito lang yung hobby ko. Ito, sila Captain J, lagi kong nakakasama ito pag nag-simulator kami. Yeah. And I am a graduate of Philippine State College of Aeronautics, BSAMT. And nag-take ako ng basic flight training ko with Master's Flying School. And then yung Airbus rating ko with paan sa flight. Yeah. Ayan. So, si Papa P guys is galing AMT. So, ano yung naging journey mo, Papa P, pag-flying mo? Like, AMT cut or pinagsabay mo yung AMT at flying? Bale, parang pinagsabay ko na rin. Kasi, nag-start ako ng flying ko 2016. Bakasyon bago mag fourth year. Nag-start na ako ng ground school. And then, every weekends, lumilipad ako noon. Para lang makagain na ako ng flying hours. Ganyan. Masimulan ko na yung training. And natapos ako noong 2018 ng IR COVID Masters. Then after that, tumambay tayo sa GenAv. Tumambay ako sa GenAv. Ngayon, naganap ng break. Hindi tayo pinalat. So, I had to make a decision na mangiram ng pera ang tita ko para sa Airbus rating. Kasi wala na ako ibang maisip na para itong time na yun. Tapos, ayun. Yun din yung time na si Airpad tsaka ako nag-tricycle dito. Tapos, so pumayag na yung tita ko magpahiram sa akin ng pera noon. Then, nag-enroll na ako sa PAAT for the training. Ayun, dire-diretso ng training habang si Airpad dito, nagpapasada pa rin. Tapos, after nun, that was January 2019, nung nag-start ako ng training ko sa PAAT. Then, natapos kami May of 2019. Tapos, dire-diretso na yun. October, I was hired by Cebu Pacific. Ayan. So, Papa P, ano yung, di ba, tayo, mga, yung mga gustong magpiloto is merong certain situation na nagpaisip sa kanila na gusto silang magpiloto. Ika nga yung love story mo sa aviation. Ano yung love story mo? Yung lumang kwento na ng nanay ko, ano yun? Unang-una kong dinrowing aeroplano kagad. Walang paghahalin lang kwento ng nanay niya. Aeroplano. Laruan ko, aeroplano. Wala akong ibang ginawa kundi aeroplano. Pag may marinig akong parang aeroplano sa labas,
Takbo ka agad ako sa labas ng bahay, tingin sa taas, aeroplano. Eh, doon na, nagsimula yon. Talagang bata pa lang ako, patay na ako sa aeroplano. Grabe. I think mga yung mga gusto talaga magpiloto is may somewhat na similar experience din na ganyan, Papa P. Like kahit parang inborn na eh. No? Oh, kahit actually kahit tumatanda ka tayo pag may eroplanong dumadaan. Titingin tayo sa ano. Oh. Eh. So Papa P, di ba na ano, nasabi mo na pinagsabay mo yung AMT at yung pag-flying mo. So ano, hindi ba siya parang mahirap? Coming from your perspective na parang nag-aaral ka for AMT tapos nag-aaral ka din for flying. Hindi naman siya naging mahirap kasi alam din naman ng mga prof ko dati sa series na piloto talaga gusto ko. So, inausap ko naman din sila ng manas na ganyan-ganyan. So, minsan, pag ano, napapapayag ko sila na papindi mo na ako nilipayag ng gantong araw, hindi na napapayag. Napagbigyan tayo doon. Salamat sa mga prof ko. Basta iba talaga kapag charm ni Papa P. Eh. Nako, hindi. Iba ka pa rin, Captain J. Nako. So, at your, ano Papa P, nung nag-AMT ka, di ba yung mga AMTs, nagtitake ng exam sa CAAP? Nagtake ka din ng ganun? O hindi na? Hindi na ako nag-licensure. So, pagka-graduate mo ng AMT, continue ka na? Flying na. Dire-diretso na talaga. So, Papa P, was there a time na while studying or while flying is like, na ano mo, naisip mo na, uy, parang mahirap to ha, parang hindi ko kaya or ano, like parang may challenge or may ano sa pag-flying mo? Hindi. Yung parang susuko? Oo. Ganun ba? Hindi. Wala kang naisip? Kasi, ito yung gusto ko eh. Kumbaga, dito na ako eh. Kinakaya ko naman, gadaan eh. Each step na ginagawa ko, nakakaya ko naman. Alam ko sa sarili kong kaya ko naman. So, wala. Not turning back. Pumasa ka na eh. Ika nga nila, pag pumasok ka, pasukin mo na talaga. Yeah. Pero, kasi alam naman natin, good boy ka. Pero, hindi daw kasi ibig sabihin, pag good boy, hindi na papasok sa weather eh. So, any chance ba na, ano, sa flying career mo, napasok ka sa weather na hindi mo makakalimutan na hindi mo talaga makakalimutan experience. Merong isa experience na setback na ako noon. Manila Davao kami noon. Paggabi na 'yun eh. Tapos sa mismong airport ng Davao, may nakapatong na weather kulay pula. Eh, ang naka-program sa amin noon is ILS approach. So, ILS 05. Tapos, hindi na pwede umiwas kasi pag nandito ka sa kanan, MSA mo, 11-8, di ba? Mata po. So, hindi na pwede mag-deviate to the right. Wala na. Tinumbok na kaming ganun. Ayun na. Tapos, anong na-experience mo, Papa P? Para kang binabato. Roller coaster. Lutang ako sa upuan ko, bars ako grabe. So yung... Ayun naman, pero safe naman. Safe naman yung ano. Pero natakot ka nun, hindi? Hindi naman. Medyo napaano lang, nagulat lang ako, nalumutang ako sa first time ko lumutang sa upuan ko sa Airbus. Eh. Ayan. Ano yung, ano Papa P? Ano yung mga ibang experiences mo as piloto ka na parang like parang nasabi mo uy ibang experience to o parang kakaiba sa na-experience mo sa buhay mo? Yung ano yung I had the chance to go to abroad na libre yan kasi wala kang makikita ng ibang ano eh. Hindi mo maisip kung paano mangyayari yun. Eh, nung naging piloto na ako sa Erna, siyempre may flights kami outside the Philippines. So, parang surreal sa feeling ko nung unang labas ko ng bansa. Uy, Vietnam. Tapos, na-experience mo din yung ano, Papa P, magalagala sa ibang
ibang country, di ba? Singapore. Pagdala-dala ako sa Singapore. Tapos may iba't ibang nakikita. Iba-iba, syempre. Eh, may tanong ako, may tanong ako sa papapis sa Japan. Blurry ba yung Japan? Hindi. Hindi naman. Ah, hindi naman. Pixelated lang sa... Ano yung naging fit na feel mo? Like, uy, eto na, airline na ako. Anong naging ano mo? Naging feeling mo? Sa wakas, after 3 years na iniintay mo, inaasa mo, pinaghirapan mo lahat ng process from SPL, PPL, CPL, IR, Airbus. Tapos may tawag dun sa in-applyan mo na kapag na gusto mong trabahoan for interview, tapos for sim check, tapos after ng sim check, pasado ka, pasok ka na. Grabe. Unang ginawa ko nun, tinawagan ko agad sila mama nun. Ayun. Tuwan-tuwa rin sila, siyempre. Inubos lahat ng pera sa... Tapos eto na, nagkatotoo na lahat. Ayun. Happy. Ayan. Sa pandemic, Papa P, kasi ang dami talaga mga flight ko na wala ng trabaho. Ang dami. Kahit hindi flight ko lang, like kahit sa iba't ibang departamento ng ano ng trabaho mismo general. So paano naka-apekto yung pandemic sa iyo as a pilot na sa person, Papa P? Siyempre, hindi mo wala din yung parang low moral ka minsan. Pero sa kabila ng pagiging low moral mo, you just have to think of other ways, no, para ma-boost mo lang yung moral mo. No? Basa ka pa rin ng mga dati mong binabasa ng mga manuals, ganyan. And just to keep you on the loop kung may revisions man, sooner or later, mababasa mo rin naman siguro. At ano pa ba? Keep yourself busy lang talaga. Gawin mo lang busy sa sarili mo para hindi ka nabablanko. Ganun yung ginagawa ko eh. Yung pag nablanko ka, doon ka na magsisimula mag-isip na kung ano-ano. Naalala mo ba, Papa P, yung last flight mo before mag-pandemic? Before mag-pandemic? Oo. Ano ba last flight ko noon? Parang Singapore ata yung last flight ko noon. Singapore ata yung last flight ko. Tapos hindi mo talaga na in-expect na maging ganito, di ba? Kala lang. After nun, biglang nag-announce na March 15, lockdown. Ando, nasa apartment lang ako. Tapos, salamat naman at nabigyan pa ako ng lipad habang pandemic. Nagkaroon pa ako ng 2 flights ng pandemic. Isang pa-Clark, Balikan, tsaka yung Puerto Princesa from Cebu. Mm-hmm. Kasi Cebu-based ako nun. So, ayun. Ano, Papa P, anong pinagkakabisihan or pinagkakabalahan ni Papa P ngayon? As of now, ang pinagkakabalahan ko ay Flight Simulator pa rin. Ayan, plug mo muna, Paige. Please support PFD Simulations, guys. Medyo hindi masyadong nakakapag-stream ngayon kasi medyo busy. Ayan. Pero Lagay mo dito, Papa P, lalagay natin sa kamay mo. Ayan, sa kamay mo. Ayan. Dito. Ayan. Dito, yeah. Ayan. PFD Simulations. Ayan. Supportahan nyo, PFD Simulations, guys. At sa mga makakapanood nito na flight streamer na gustong sumama, may group night ang PFD Crew. December 23. Manila to siyang hideout, sabi ng tropa. So, sana makasama kayo. Yes, sama ka. Ayan, sige, Papa P. Ito yung napag-touch tayo sa flight simulator na topic. So, knowing na dumadami na din yung mga flight simmer sa Pilipinas dahil lang pandemic, and dumadami na din yung mga nagsistream ng flight simulator, ano ba yung nakikita mong advantages ng flight simulator ngayon? Sobrang laki ng advantage ng mga nagsisimulator sa ngayon, no? With the proper guidance and proper resources, siyempre, no? It will take you a long way in the future talaga.
basta ano lang, basta tama lahat, tama yung mga nakikita mo or yung mga resources na ginagamit mo, mahabang ano, malaki talaga ang advantage ng mga nagsisimulay ko. Oh. Not just in handling and also sa scanning. Kasi wala ka namang feel talaga sa simulator sa bahay. Kasi hindi ka naman gumagalaw talaga. So, scanning and also yung handling, pwede rin. Oh. Pero dun talaga ako nasa. Yeah. So, parang kahit na walang lipad or kahit na hindi pa piloto, at least alam mo na yung mga flows, procedures na yung plano. Oo, oh, yeah. Oh. Sa flight simulator. Kasi marami din ang mga ano, di ba? Available resources online. Pero double check nyo muna kung is it reliable ba siya or So mga sa mga flight simmer na nanonood ngayon, Papa P, ano yung ma-advise mo sa kanila? Ano lang, tuloy nyo lang yan. No? At saka, ang tawag dito, yun nga, tulad na sinasabi ko, aral lang. Aral pa rin habang lumilipad dyan, it's not just about the butter landing. Hindi nasusukat ng butter landing yung galing ng isang piloto. And all of us are learning kahit yung mga nasa airline na, no? At yung mga graduates na, continuous learning ng aviation industry. So, to all flight simmers, just continue to immerse yourself sa mga bagong innovation, no? With the proper resources nga, mabang tatakbo ng buhay. Ayan. So, ayan, narinig nyo na si Papa P, guys. Sir Alwin Escobar na, kasi actually, lahat ng resources andyan eh. Parang nilatag na para sa'yo. So, it's for you na to take advantage of them. Hindi naman pwede. Not too much. Oo. Not too much. Not too much. Pero, hindi naman yung parang kahit na may resources ka, i-ignore mo sila. So, Papa P, just to clear, di ba na napagsabi mo na butter landing? Kasi, very famous yan eh, pag flight simmer. Magpo-post yan, rate my landing from 1 to 10. Butter. So, ano ba talaga yung butter landing para sa mga hindi nakakaalam? At ano yung advantages at disadvantages sa kanila? 150, 40, 30, 20, 10. Butter. Okay. Butter landing kasi is, baga sa amin eh, chichas. No? Yung swabe yung landing mo. Parang hinalikan lang yung runway. Oo, parang parang dumapo. You know? Okay. There are pros and cons, siyempre. Lahat naman ang bagay may pros and cons. Now, the pros of butter landing, siyempre, passenger comfort. That's the pros ng butter landing. Parang mararamdaman yung mga pasahero mo. Kung tulog yan, tulog pa rin yan. Pero ang cons niya, longer landing distance, pagbasa yung runway at binatter mo yan, talagang baka lumagpas ka, no? So, the best way to land, no? Center line, saka touchdown zone, within the touchdown zone. Yun lang. Yung butter landing, it will come, no? Darating at darating ka sa punto niyan. Na masasanay na yung kamay mo, masasanay yung mata mo, hand-eye coordination para machichas mo. Pero nandun ka pa rin sa touchdown zone, center lang. No, kasi naging practice mo, lang ng practice. Naging famous talaga na yun ang mga flight simmer group na batter-batter kahit na lagpas-lagpas na sa touchdown zone. Kahit minsan, nasa grass na sila lumalapag. So, basta batter. Sa stream, ay kahit ako, nagsistream ako, motto talaga is center and touchdown zone, bonus na yung batter. Kung batter man o hindi, as long as you're safe, di ba, Papa P? Oo. Safety is the number one priority na ano na, piloto ka, no? So, safety talaga. Kahit na nasa simulator ka lang, you can treat the simulator as if na totoo yan. Para pag nandun ka na, hindi masasanay sa ano, batter na batter na batter. Hindi ka masasanay sa maling na agawian ikaw
Kasi di ba papapi, yeah, sinabi nila na ano, mahirap baguhin yung nakasanayan. Hmm, mahirap talaga baguhin yung nakasanayan. Sobrang baga pa lang sanayan yun yung sarili nyo. Doon sa tama. Tamang daan. Ayan. Yes. So, baka kasi may mga ngayon, aspiring pilots na nanonood, mga student pilots, mga nagsa-start pa lang ng flying, ano yung ma-advise mo sa kanila? Aral kayong maigi. At saka, don't keep yourself vacant. Kung may free time kayo, wala nang mga ginagawa, open up your sim, open up your notes, or libro. Pwede, PHAC. Available naman yung pilot handbook sa internet, di ba? So, you can review everything. Para ma-refresh yung utak ninyo, may kopya kayo ng PowerPoint at slides. Maganda, no? Para na-refresh pa rin yung utak ninyo. Para naman sa mga aspiring pilots, ano lang kayo, hold on to your dreams. No? One step at a time tayo. Hindi, wag nating madaliin yung mga bagay-bagay. Para, yun, yung progress natin. So, oo. So, parang slow but consistent, ika nga. Slow but consistent. Oo. Kasi, you need to, may narinig din ako na ano eh. Huwag mong madaliin kasi minsan pag madali, baka madapa ka or ano. So, you need to walk before you can run, ika nga nila. O, Papa P, as, you know, sinabi mo sa kanina na hold on to your dreams. So, yun. Sa mga nakikinig, galing na yan kay Sir Alwin. Guys, huwag kayong mawala ng pag-asa. Kasi, you know, palagi mo lang isipin, samahan ng gawa tapos samahan ng dasal, marating mo yan, di ba, Papapi? Yes. Ayan. Gawa, dasal. Tapos, Papapi, ano naman yung ma-advise mo ngayon sa mga taong nawalan ng trabaho, mga flight crews natin, na-retrench and they're still waiting na mabalik sa airline? Para sa ating lahat, naapektan itong pandemic. Kapit lang tayo, abang-abang lang. So, magbubukas din yan. At better days are coming. Yun lang ang may iwang sa ating lahat. Yeah. Ano yung plano ngayon ni Alwin Escobar sa buhay? Plano ko ngayon, one step at a time. Yeah. May plano daw bang mga asawa? Bata pa. Wala pa. Wala. Bata pa. Bata. Singit mo pa. Oo. Last question pa, Papi. Tagal lang last question natin. Okay lang. So, last question pa, Papi. Sa lahat ng nanonood ngayon, anong masasabi mo sa kanila? Any advice? General lang. Wala yun. General public. Oo, general public. Ayos din tayo, mga kapatid. At yung mga solid supporter dyan ni Captain J, pag umuwi ito ng Pinas, may meet and greet dyan. Ay, naku po. Anong size ng sapatos? Joke. Size 10. Hindi, ano lang. Continue lang kung anong ginagawa ninyo for everyone who is watching, no? Either you're on the aviation industry or sa ibang industriya, estudyante, may trabaho, babae, lalaki, you're doing a good job ngayong pandemic. So, alam ko, maraming mental health ang nabasag ngayong pandemic. So, kung basag ang mental health ninyo, open up lang kayo sa kung sinong komportable kayo mag-open up. And you're doing good. You're doing great. Ayan. So guys, thank you. Help me thanking Sir Alwin Escobar, PFD Simulations, Airbus 320 rated pilot yan. Thank you, Papa P, na pinaon lahat mo yung invitation namin.
Naman. Thank you, Jay. Ayan. Thank you, thank you. Ayan, guys. So, yeah. Before we end, Papi, may gusto ka bang i-shoutout? Meron. Marami tayong i-shoutout, Jay. Marami. Sige, shoutout sa PFT crew. Si Patrick Jadreyes, si Justin Fortaleza, Kenneth Sereño, si Captain Jay. Shoutout sa Captain Jay. Si Ber Bernabe. Ano pa ba? Si ano pa? Si Flint Lockwood. Si Flint Lockwood. Si Flint Espanyol. Jobel Amayna. Jobel. Sino yung kasi ni Jobel? JP. Si Tupa. Si Tupa yung pinsan. Tupa. Hello, Tupa. Si JP. Si JP. Ano pa ba? Anong pa? Ronan. Oo, si Naro Rich. Andyan pa din. Si Rorich. Sila Rorich. Yan. Lahat ng PFD crew. Hello sa inyo lahat. Shoutout din kay Gunnery Fred Simulation, Francis Jan Grabon, Mark Kapaw, Romiel Perez. Shoutout sa magulang ko na nandiyo sa Terry sa naman. Yan. Support natin Captain Jay, Captain JC, Sputnik. Lahat na. Supportahan natin mga kaibigan. Siyempre PFD. Para 2K followers naman. Bago matapos yung tao. Ayan. Thank you. Thank you for... Fish ba mama ko dyan? Fish ba mama ko dyan? Oh! Hindi umabot. Hindi ba umabot? Oh, hindi umabot. Ayan. Dito lang. Oh! Ayan. So again guys, thank you for tuning Captain J Simulations. So subscribe, the notification bell, and PFT Simulations, Facebook, Captain J Simulations, Facebook, and YouTube. Again, Papa Ping, thank you. Hit the notification bell and subscribe to Captain J. Thank you, bye.